Scorpio, ito po yung reading mo for March 2024. So bago yan, magsindi muna tayo ng kandila at ang napili ko para sa'yo ay green. For good fortune, luck. And para na ba ma-release yung mga blockages mo in terms of your finances, lalong-lalo na po sa inyong career. Okay, sindihan natin yan. And we'll proceed na po sa ating reading. Okay, lagay lang natin yan dyan sa gilid. And umpisahan na natin. Tignan muna natin kung kamusta ba ang iyong energy ngayong month na ito. Kamusta po ang energy ni Scorpio Spirit Guide ngayong March? Your energy, Scorpio. Sun, Moon, Rising, and Venus. We have prosperity lies ahead. Ayun nga. Yung iba nga sa inyo, meron kayo mga blockages pagdating talaga sa career, pagdating sa pera, kung nafe-feel ninyo, bakit ba bumabagal yung cash flow ninyo, or kapag meron kayong mga gustong bilhin ngayon, pwedeng hindi nyo nabibili. Yan. Or nandun ba yung nagdadalawang isip po yung iba sa inyo? So, tinatanggal natin yung mga blockages ninyo in terms of money. Prosperity lies ahead. Ayan po. Pwedeng mismo yung iba sa inyo, Scorpio, kayo din yung kumukontra dito sa luck po ninyo, dito sa blessings po ninyo. Okay, tinatanggal na natin yan. Tignan natin saan ka ba dapat maging aware. Okay, saan ka ba dapat maging aware ngayong buwan na ito. Okay, we have Knight of Cups. Sa mga tulong po na pinaparating sa'yo, sa mga tulong na inaalok sa'yo, maging aware ka kasi hindi naman lahat ng tulong na yan, Scorpio, ay makakabuti talaga sa'yo or makakatulong sa'yo. Okay? So, piliin mo lang po talaga yung mga tulong na tatanggapin mo. Be aware din kung sino ba yung nag-o-offer ng help sa'yo. Check natin saan ka ba dapat mag-focus ngayong buwan na ito. Queen of Cups, okay, dapat mag-focus ka sa iyong intuition. Kaya din nga nabablock yung mga blessings sa life mo dahil po hindi ka connected sa iyong higher self. Tignan natin ano ba yung ito dapat mong gawin. So alagaan mo pa yung sarili mo. So kung saan ka ba nafe-feel mo na nagkukulang ka or nasya-short ka, mas doon ka mag-focus. Ano yung dapat mong iwasan ngayong buwan na ito? Ano yung dapat mong iwasan? Two of Swords, yung lagi ka nga talaga na nagdadalawang isip. So, connect with your higher self, okay? And always follow your intuition ngayong month na ito. Tignan natin ano ba yung mga opportunities na pwede mong ma-receive ngayong buwan. Blessing Spirit Guide for Scorpio. Ano po mga blessings ang pwedeng ma-receive? Spirit Guide ni Scorpio. We have color. So, pwedeng may mga, tignan mo, green na naman yung color dito. Para mabalance nyo po, or mawala yung mga blockages ninyo, maka-attract pa kayo ng more blessings ngayong month na to, magsuot din kayo ng mga color green na damit. So, ayan, pwedeng may mga makukulayan na dito na mga plano po ninyo. So, hindi na lang siya drawing. Tapos, mas ma-express nyo din po yung inyong nararamdaman, lalong-lalo na kung magfo-focus po kayo dito sa inyong intuition, sa inyong feelings, sa inyong emotions. We have elevator. So, pwede rin na meron dito is ma-promote po kayo. Ayan. Pwede rin na makilala po yung name ninyo. So, baka kung kayo ay social media influencer or trying to be one or want to be one, pwede po na may mag-viral kayo dito na videos. We have flood. Ayan, dadagsain talaga kayo dito. Pwedeng ng views. So, green na naman. Oh, ito talaga yung lucky color mo ngayong month na ito. Scorpio, kaya magsuot ka na ng mga color green na damit. Check pa po natin, okay? What will feed your soul? Tignan natin ano ba yung angel message para sa'yo. Angel message po natin, Spirit Guide for Scorpio.
Okay, we have sensitivity. Okay, the more na mas nafe-feel mo talaga yung mga, sabi natin, nagiging aware ka ba sa mga nangyayari sa paligid mo, mas nagiging masaya ka, mas na-open po yung chakras mo. Tapos, what will feed your soul is kapag po nakapagbigay ka talaga ng advice sa ibang tao. Yung iba naman sa inyo, yun naman yung ayaw po ninyo. Okay na kayo dun sa, sabihin natin, kunwari, nakasama nyo yung isang tao sa isang room. Diba, sa isang kwarto na pwedeng maraming tao. Yung nandoon ba na nagigets mo kung ano yung pinagdadaanan niya, nagigets mo yung nararamdaman niya, at hindi ka na dumadagdag dun sa problema ng tao. Minsan yung iba sa inyo, okay na yun sa inyo. Parang nandun din naman kayo sa point na ayaw din ninyong makialam at the same time. Tapos yun nga, kasi nga ito, mas ma-express mo na din yung sarili mo, so mas magiging masaya ka talaga. Tignan po natin, okay, what will bring you joy? We have Hand of Cards. Ayan. Mas magiging masaya ka kapag yung mga tao talaga sa paligid mo o yung mga taong malapit talaga sa puso mo ay hindi na po maglilihim sa'yo. Kasi pwedeng may mga naglilihim sa'yo, kaya lang napipick up mo yung energy nila or nalalaman mo din kaagad talaga na may nililihim sila. Yun nga lang, kasi parang sumasama pa yung loob mo kapag ganun yung nangyayari. Kasi parang nandun yung hindi ka nila ini-include, diba? Tapos pwedeng sa ibang tao mo pa malalaman yung mga plans nila. Tignan natin pagdating sa family, kamusta po? Pagdating sa pamilya, spirit guide, kamusta po si Scorpio? Family, we have Queen of Coins. So ang daming expectation sa'yo ng family mo, Scorpio. Yung iba sa inyo, napapressure talaga kayo dito. Meron naman po, kung ano man yung expectations ng family mo, talagang nasisecure mo yon, nabibigay mo yun sa kanila. Ngayong month na ito, Queen of Coins, ayan po. Pwede rin na galante kayo ngayon sa inyong family, so pwedeng tinitreat nyo sila. Kaya din minsan, ayun, kaya din sabi natin black yung finances, kasi nga pwedeng hindi mo siya talaga nahahandle ng maayos. Though nagsishare ka naman talaga, kaya lang baka there are times na sobra-sobra yung pagsishare na ginagawa mo para sa kanila. Para bang nai-spoiled mo sila. So tignan mo rin po yung part na yon. Sa friends naman, we have King of Swords. Ayan, pagdating sa iyong mga kaibigan. So, meron kang kaibigan dito na parang hindi ka siniseryoso. Yung lahat ba ng sinasabi mo is either parang meron siya laging nasasabi or meron siyang laging, ano ba, parang pinagtatawanan kanya. Yun yung nakikita ko dito. So, keep your cool. Okay? Parang huwag mo nang pansinin yung tao na to. Baka kasi yun lang talaga yung abot ba ng kanyang kaisipan. So, di kanya talaga maintindihan yung lalim ba ng sinasabi mo, Scorpio. Kasi baka makaaway mo pa siya. Kaya, relax ka lang dito. Tignan natin pagdating naman sa love life. Sa mga single po, kamusta? We have Death card. So, para sa mga single natin dito, pwede po na meron dito, meron kayong i-date, ganyan. Or naka-move forward na kayo, ready na kayo sa another pace for your relationship. Some of you are looking na for someone new. Tignan natin sa mga in a relationship. We have Queen of Wands. Okay, pagdating naman po sa mga in a relationship, pwedeng mag-travel kayo ng person mo for some, medyo may gastos kayo dito actually, kayo ng person mo. So, pwedeng pinag-iipunan nyo to or pag-uusapan nyo po itong mga gastos na ito. Ayan, meron din ako nakikitang singilan dito. Baka may utang pa sa'yo yung person mo. So, pwedeng sisingilin mo na siya. As in, utang yun ah. Hindi ganun talaga kayo pagdating sa finances. Yung iba po sa inyo, kung utang, utang talaga siya kailangan bayaran. Sa mga married naman po, we have the Emperor. Okay, pagdating naman dito sa mga married, so yan, yung person mo, yung asawa mo, pwedeng siya yung namoproblema pagdating sa pera. So, pwedeng pag-uusapan po nyo talaga yung pagdating sa pagbabudget. More on budgeting yung nakikita ko din dito na pag-uusapan po ninyo. Or ano ba yung mga priorities ninyo? Pwedeng i-open nyo talaga yun sa isa't isa. Tignan natin pagdating naman sa kaperahan.
Kamusta po sa kaperahan, King of Wands? So, medyo magastos talaga kayo ngayong month na ito. Scorpio, yan yung pinapakita dito. So, medyo galante talaga kayo. Pwedeng sa sarili ninyo or pwede rin naman sa inyong pamilya. So, okay lang naman yun. Basta siguro, anuhin nyo lang na wala kayong pagsisisihan. Hindi yung pag nagastos nyo na sana pala eh. Sana ganito. Sana hindi na ako bumili, etc. So, yun lang. Dapat wala kayong pagsisihan kung kayo man ay magiging magastos dito ngayong buwan. Kasi babalik naman po yan sa inyo. Pagdating natin sa business naman, okay, sa mga gusto pong mag-start ng business ngayong month, mag-start na po kayo. Sa mga may current business naman po, tuloy-tuloy lang kasi pwedeng madagdagan pa po yung inyong mga kliyente. Mga bagong kliyente po ito. At sa mga nalulugi naman yung business, tuloy-tuloy nyo lang po yan. Kasi we have 6 of Wands, makakabawi pa po kayo. May mga tao pa rin po na susuporta sa inyo. Tignan nyo din kung dyan ba sa lugar ninyo ngayon, eh, may mga tao pa bang sumusuporta sa inyo. Kung wala, pwedeng nasa maling lugar po kayo. Kaya yun yung pag-isipan ninyo kung kayo ba ay lilipat. At pagdating naman po sa mga nag-a-apply ng work ngayong month, so medyo nagpapaisi-isi yung iba sa inyo. Scorpio, so we have 4 of Swords. Try nyo po na lumayo, okay, sa ibang lugar kayo mag-apply. Yun yung sinasabi sa inyo dito. Tignan po natin pagdating naman po sa mga my current job. So we have Wheel of Fortune, ang ganda po ng energy. So lahat, halos lahat papabor sa'yo. Pagdating dito sa mga pabor na hihingin mo pagdating sa trabaho at pagdating din mismo sa trabaho mo. Yan, pwedeng may mga big projects na ibibigay sa'yo dito. Talaga namang magagampanan mo ito ng maayos, Scorpio. Tignan po natin pagdating naman sa mga nagbabalak po na mag-resign. We have the Sun. Yes, tama naman po yung inyong gagawin. Actually, napag-desisyonan nyo na talaga to. So, buo na yung desisyon ninyo. Wala na ding makakapigil sa inyo. At nakikita ko naman dito na tama talaga yung desisyon ninyo. Kasi, you have your reasons naman, Scorpio. Hindi naman kayo aalis sa isang lugar or sa isang trabaho nang wala lamang. Okay, so medyo malalim po yung pinanghuhugutan ng iba sa inyo. Pero kasi nakikita ng ibang tao na parang nagmamadali kayo or parang hindi ninyo pinag-isipan yung gagawin nyo po dito. Pero hindi naman talaga ganun. Okay? So, ayan, baka mas mag-grow ka pa. Hindi lang baka, mas mag-grow ka talaga kapag lumipat ka ng work. Kasi ayan o, para lang po ito sa mga nagbabalak na talagang lumipat ha, ng trabaho. Ayan o. Kasi sabi ko nga, hindi naman yan biglaan eh. Pwedeng pinaghandaan mo yan. So, we have 10 of coins. Mas mag-grow ka pa. So, bago pala yan, ayan, mag-wish ka na pala dito sa ating wishing candle. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.